Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga tanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay ngayon po'y Miyerkules, araw ni Poong San Jose, sa taon ni Poong San Jose. Kaya nga po, tayo magdebosyon sa kanyang pitong sakit at pitong tuwa na dinadasal sa iba't ibang parokya ng Oblates of St. Joseph. At sana din po, pag-aralan ninyo yung St. Joseph Rosary. Watch out po, gagawa po tayo ng video about St. Joseph Rosary. Samantala, ang mabuting balita po natin ngayong araw na ito ay hanguin natin mula kay San Mateo, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 7. Sa mabuting balita, pinangalanan ni Jesus ang kanyang 12 alagad. At hindi lamang niya pinangalanan. It sila ay kanyang sinugo at kanyang ibinahagi ang kanyang mga gawain ng pagtuturo, pagpapalayas ng demonyo, at pagpapagaling ng mga may sakit. At sinabi niya, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga pagano, pumunta kayo sa mga nawawalang tupa ng Israel at sila inyong tipunin. Baka kapatid, tatandaan po natin na kung meron mang napakahalaga na nangyari sa buhay ng mga alagad na pinili ni Jesus, nagkaroon ng pagbabago. Hindi lamang po basta sila binago, kundi sila ay talagang binigyan ng malaking responsibilidad. At sa panahon ngayon, tayo naman ang binabago ng Diyos at tayo naman ang binibigyan ng responsibilidad. Matatandaan po natin kahapon sa mabuting balita, sinabi ni Jesus, para silang mga tupa na walang pastol. Kaya sinabi niya, humingi kayo sa may-ari ng gapasan na magpadala ng maraming mga manggagawa. Kaya nga po, si Jesus pumili ng 12, pumili pa siya ng 72 at sinabing binyagan niyo ang lahat ng tao upang sila ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hanggang sa tayo nga po ngayon ay kabilang sa mga tinawag, sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung mahalaga sa ating pananampalataya, yung tinatawag po natin na apostolic succession. Lagi po nating sinasabi, the Catholic Church is the true church founded by our Lord Jesus Christ. At ang patunay natin nito ay yung bang tayo ay naka-align o tayo ay sumusunod doon sa mga turo ng mga apostol na tinanggap nila directly from our Lord Jesus Christ. We are apostolic church. And so we have the claim that we are the church, the true church founded by our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, lagi tayong sumusunod sa kung ano yung katuruan, tradisyon ng ating simbahan. Alam niyo po, sa maraming pagkakataon, maaaring tayo ay naliligaw ng landas. Sa maraming pagkakataon, yung ating mga tinuturo ay nagiging taliwas kung ano yung sinasabi ng simbahan. Tatandaan po lagi natin, fidelity to the apostolic tradition, fidelity to the teachings of the church, is fidelity to the truth taught by our Lord Jesus Christ. Kaya nga, huwag po tayong magkakamali na maligaw ng landas. Lagi po nating sundan yung mga yapak na tinak ng mga apostol. Pagpapangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo. Ito ay nakikibahagi tayo sa lahat ng mga ito. At ibig kong sabihin, hindi ang ating misyon ang ating ipangangaral. Kung meron man tayong mga panibagong adhikain, kung meron man po tayong mga misyon na sinisimulan, tatandaan po lagi natin, we merely share in the apostolic mission. We merely share in the mission of Jesus Christ. Ang tawag nga po natin doon ay Missio Dei. All our missions are simply participation in the apostolic mission and our participation in what we call Missio Dei. Walang sariling atin, kundi ang lahat ay pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Kaya wala tayong may pagmamalaki, kundi ang ating pakikibahagi sa gawain ni Kristo, sa gawain ng mga apostol, na ngayon ating ipinagpapatuloy. Humayo tayo at ipagpatuloy ang sinimula ng mga apostol. Mapalad tayo na nabibilang on this apostolic mission entrusted by Jesus Christ.